kalupaan ay napuno ng dugo at kasamaan. At ngayon pagmasdan ang mga kaluluwa ng namatay na sumisigaw at nagreklamo sa entrada ng langit at ang kanilang daing ay umakyat na hindi sila makalabas sa harap ng kasamaan na ginagawa sa lupa. At alam mo ang lahat bago ito mangyari. At alam mo ito at ano ang kinalaman ng bawat isa sa kanila. Ngunit wala kang sinabi sa amin. Ano ang dapat nating gawin? Ano ang gagawin sa kanila tungkol dito? At pagkatapos, ang kataas-taasan, ang dakila at banal ay nagsalita at pinadala si Asya Lalyur sa anak ni Lamech at sinabi sa kanya, sabihin mo sa kanya, gamit ang aking pangalan, itago mo ang iyong sarili at ihayag sa kanya ang katapusan na ito ay parating na dahil ang buong mundo ay mawawasak. Isang dilubyo ay malapit nang dumating sa buong mundo at ang lahat ng nandoon ay mawawasak. At ngayon, turuan mo siya upang siya ay makatakas at ang kanyang supling ay makaligtas para sa buong daigdig. At sinabi pa ng Panginoon kay Rafael, itali mo si Azazel sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa at itapon mo siya sa kadiliman. At hatiin ang disyerto na nasa Dudael at itapon siya doon. At tabunan siya ng mga baku-baku at matutulis na bato at takpan siya ng kadiliman. Hayaan siyang manatili doon magpakailanman. Takpan ang mukha niya para hindi nito makita ang liwanag. At sa gayon, sa dakilang araw ng paghukom, siya ay maitapon sa apoy. At ayusin ang daigdig na sinira ng mga anghel at ipahayag ang pagpapanumbalik nito sapagkat ibabalik ko sa ayos ang daigdig upang hindi lahat ng anak ng tao ay mawasak dahil sa kaalaman ng mga watchers o tagamasid na ipinaalam at itinuro sa kanilang mga anak. Ang buong daigdig ay nasira dahil sa mga turo ng gawain ni Azazel at laban sa kanya, isulat mo ito. Lahat nagkasala. At sinabi ng Panginoon kay Gabriel, magpatuloy laban sa mga bastardo at mga nagtatakwil at laban sa mga anak ng mga nakikiapit at patayin ang mga anak ng mga nito at mga anak ng watchers na nakihalubilo sa mga tao at paalisin sila, paglabanin sa isa't isa at hayaan sila.